Department of Health naka-alerto din sa epekto ng bulkang Mayon. Sa ngayon ay nasa Code Blue Alert na ang mga ospital sa Albay at tinututukan din ang banta ng COVID-19 sa evacuation centers. Ang sentro ng balita mula kay Luisa Erispe. Nakataas na sa Code Blue Alert ang lahat ng ospital sa Albay, Bicol dahil sa pag-aalboroto ng bulkang Mayon. Sabi ng Department of Health, dahil dito, nagpadala na sila ng karagdagang mga tauhan mula sa central office para tumulong sa paggamot ng mga apektadong residente. June 8 pa lang, nag-activate na sila ng emergency sa Bicol Center for Health Development. Nung umpisa, in-escalate nila from Code White Alert to Code Blue Alert for Albay, which the province of Albay declared after yung ano. So, nag-Code White muna, tapos ngayon ay nasa Code Blue. So, activated na rin po ang mga DOH hospitals para mag-stockpile ng gamit, logistics, at mag-responde kung mga kailangan. Una namang ginawa ng DOH, magbigay ng psychosocial support sa mga inilikas. Namahagi na rin ng face mask at mga gamot sa mga evacuation centers. At ngayon, ipinag-utos na rin ng DOH na maglagay ng malinis na portable toilets at supply ng tubig. Nagpadala din tayo ang regional office ng 20,000 pesos worth of medicines, assorted medicines sa tabako. At may medical teams tayo na namula sa ating ospital dyan sa Naga, yung Bicol Medical Center at yung BRG HGMC hertz natin at napunta na sa standby mode. So sinabi ko magkaroon tayo ng adequate water, sanitation and hygiene commodities para sa mga nandoon sa evacuation center. Ibig sabihin nun, additional portable toilets, additional water for bathing and sanitary things. So aayusin yan ng ating mga kawani sa Disaster Risk Reduction Management Office. Wala pa namang naitatalang nagkakasakit dahil sa ashfall sa Albay. Pero naglagay na ng fast lane sa mga ospital para sa volcano-related emergencies. Tiniyak din ng DOH, patuloy silang maghahatid ng tulong sa mga apektadong residente. At kahit ang Philippine Red Cross ay may hinahanda na ring tulong na iyahatid sa Albay. Isa rin sa hindi nila pinababayaan ay ang posibleng pagkalat ng COVID-19 sa evacuation centers. Kaya nagpadala na rin ng testing kits sa lugar para sa mga residente. Nais pong ipaalala ng kagawaran ng kalusugan ang kalagayan ng pagproteksyon laban pa rin sa mga airborne illnesses kagaya ng measles, COVID-19 isa pa rin dyan, and flu. Basta pagka maraming tao sa isang evacuation center, pwede talaga magkaroon ng acute respiratory infection. So, Luisa Erispe para sa Bayan.